Hi, this is John from Even and Pelboard PH. Pag-usapan natin yung X-Vibe U4 in-ear monitor wireless system from X-Vibe. Ito yun. Kung naghanap ka na yung budget-friendly na professional-grade quality na in-ear monitor system, ito na yun. Sobrang liit, sobrang professional. Weighty siya. Check nyo naman to, di ba? Buckle talaga, di ba? Belt buckle na clip, buckle din. Weighty siya for its size compared sa mga, alam mo yun, ng super budget cheap wireless system. And ito naman yung transmitter niya. Plug and play din siya. Sa mga nagtatanong kung mahirap ba siyang gabitin, no, plug and play siya. So, dito yung on ko sa kabila, on ko yung receiver, and then on ko yung transmitter. Auto-connect na yan pag nag-green. So, paano siya mag-pair? Ito yung channels. 1, 2, 3, 4. Pag pinipindot ko yung gitnang to, lumilipat ang channel. Channel 3, 4, 5, 6, and so on. Normally, I choose channel 2. And then, sa transmitter, ganun din. Pag nilipat ko ng channel to sa 3, mawawala yung green. Okay, double click. Oops, double click. Yun. So, pag nawala yun, ibig sabihin hindi siya paired. Walang lalabas na signal sa receiver. So, pag nilipat ko ulit sa 2, dun siya mag-green. Oops, sumobra tayo. Double click palagi, yan. Yun. Yun, nag-green na siya. Paired na agad yun. No frills. Sobrang dali lang nun. So, marami nagtatanong, paano siya gamitin in a gig or rehearsal or anything na kailangan nyo ng wireless in-ear monitor system. First, of course, you need your IEM. Ako personally, ito yung gamit ko. This is the KZ-CRN. Controversial tong IEM na to. But it does the job. I like its bass response and treble niya. Sobrang swak para sa budget. And then, of course, tsaka satisfying din ng click nito. Hindi siya basta-basta matatanggal. O, di ba? May click talaga siya. So, etong transmitter, saan siya ilalagay? Pag gig, normally pag gig, ang gagawin nyo, normally may mga wedge monitors. So, isa-substitute natin ng wedge monitors for our in-ear. So, sabihin nyo sa mga tech na kunin yung XLR sa likod ng wedge monitors. Normally, tawag nila doon wedge or aux. So, yun ang isasaksak natin, XLR, female to male. So, ganon. So, anything na lumalabas sa wedge na yon is marireceive ng receiver. Ganon lang kadali yon. Kung kailangan nyo ng vocals, ng drums, or palakasin yung guitars, sabihin nyo lang sa sound engineer. Ganon ang ginagawa pag gig. Ito, nakasaksak sa wedge para at least malapit na. Always line of sight dapat palagi pag ginagamit nyo to. Ngayon, pag meron kayong sariling mixer, i-out nyo lang ito sa left or right na spare na outs. Or, just the same, sa aux. Aux out. Normally, mga mixer may aux 1, aux 2, aux 3, and so forth and so on. Pwede kayong mag-individual mix dun. Or, pwede nyong ilagay sa headphones. Kasama tong adapter nito sa package. So, connect nyo lang to at saksak nyo na sa spare na out sa headphones. Headphones out, or yung kung yung aux nyo na PL din. Or, like for example, dito sa audio interface ko, headphones out to, kung nakikita nyo. Pwede ko nang isaksak ngayon dun yun. So, may narinig na kayong sound, di ba? Why? Kasi, nagpapatugtog ako sa computer ko ng sound at nare-receive na ng X-Vibe yun. So, pag hinila ako sa interface ko, mawawala din yung sound sa earphones na yun. Ganun lang kadali yun. So, kung mag-monitor kayo, nag-back and track kayo, that's it. So, ano pang pwede ibang gamitin na earphones? Kahit anong headphones, to tell you honestly, kahit anong headphones pwedeng gamitin. Like ito, yung personal na ginagamit ko sa mixing ko is my Audio-Technica M50X. So, pwede rin ito. Lalakas ko yung volume dito sa switch na to. Oops. Lakas natin sa interface. So, lumalabas na ngayon sa Audio-Technica. Ito yung volume niya. Beefy din yung volume nito kasi ang lakas ng headroom. Taas ng headroom. Although, unahan ko na kayo, mono wireless monitor system to. But again, kailangan mo talaga mono din talaga para at least anything na marinig nyo, hindi na kailangan ipan. Normally, yung mga monitor system, mono naman talaga sila. Kailangan mo lang marinig sa center. That's the best para sa akin. No frills kasi yon. Tsaka, sobrang lakas din niya. Yun, no? Mismong-mismo. So, saan pa siya pwedeng gamitin? Pwede mo siyang gamitin sa recording sessions, pag gusto mo mag-monitor. Latency niya, 0.5 ms, sobrang hindi mo na ma-distinguish yun. Parang napakabilis na yun. Para
At least para sa akin, okay na okay siya. Pwede siyang gamitin ng mga tech. Pwede gamitin ng band members kung vocalist ka or drummer ka, especially sa drummers and vocalist. Pag singer-songwriter ka, hindi mo na kailangan ng wedge monitors. Hindi ka na kailangan magpataas ng volume doon. Dito na mismo yun. Saktong-sakto na to. Again, this is available in the Philippines sa Guitar Pusher. Guitar Pusher sa Cubao, meron siya. Sa Lazada, Shopee, and lahat ng links nila, o online links nila na shops. Meron din siguro nito sa sa GC Rockboard. Gamitin niyo yung coupon code ko, GCJAM10. Again, ito yung re-recommend kong budget but professional grade quality na in-ear monitor system. I-charge via USB din. For at least an hour siguro, magagamit nyo na ito ng 5 hours. Sinong magigig ng 5 hours, di ba? So, ito mismo yung kailangan nyo. X5 U4 wireless system. Mismong-mismo. Highly recommended. 9 Works approved. 5 stars. Let's go!